Okay, so ngayon, magandang tanghali sa inyong lahat. Tayo ay live ngayon sa ating Pinoy Blade Chat. Ang kasama po natin ay si Mr. Siegfried Dogwe ng Wow Banawe Souvenirs. Siya po ay, bro, saan ang location ninyo? Banawe, Ifugao po. Ayan, nasa Banawe, Ifugao, yung mismong shop ninyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga banawe, mga blades, styles o mga iba't ibang klase ng blades at mga designs na matatagpuan doon sa Banawe. Itong si Mr. Siegfried ay siya ang nagmamay-ari o nagpapatakbo ng Wow Banawe Souvenirs. Ako personally, hindi ko pa siya nami-meet pero siyempre nakapunta na tayo sa Ifugao. Meron tayong iba't ibang mga blades. Itong mga blades na ito ay nababalot ng history. Kasi sila ang mga people from the highlands, mga Igorot, ay sila yung tinatawag natin na the unconquered. Kumbaga, hindi sila nasakop, mga mananakop na Espanyol. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa atin para sa itong Pinoy Blade Chat. Maraming salamat sa iyo. Buti medyo may free time ka para sumama dito sa atin. Naka-lockdown po tayo eh. Tamang-tama itong lockdown natin. Kanina naririnig, nakikinig ako dun sa live stream ng Wow Banawe Souvenirs at inexplain niya dun kanina yung tinatawag ng nihalong. Yung nihalong is yung style ng paggawa ng handle, which is yung pagpapaikot. So yun, ito yung handle na nihalong, ibig sabihin parang binalot, parang ganun, inikot. Kung sa papel, parang ginanun yung handle. Yan. So ito yung magiging handle. So hollow siya. Ang magiging tanong ko ay ano yung mga iba't ibang klase ng tawag? Ano yung pinagkaiba ng mga blades? Ano yung mga tawag sa mga blades doon sa Banawe? Ano-ano yung mga iba't ibang klase ng tawag doon sa mga blades? Na typically sa mga nakikita kong example, typically is one edge with a pointed tip, single edge with a rounded tip, medyo rounded, ano yung tawag nila doon, tsaka isang double edge with a pointed na tip, parang dagger type. Pero minsan yung parang dagger type na yon, hindi lang dagger kasi medyo mabigat din siya, may weight pang chopping din. Yung naipakita niyo po kanina na blade, gawa po ng Ifugao yan. Pero binenta po siguro, naka-display lang po siya sa Mountain Province from Sagada. Ang isang way po ng pagkilatis kung made in Ifugao or Mountain Province, yung navel po. Ito, yung triangular shape po na... Okay. Nagkaka-problema sa signal ni Mr. Siegfried. Ito actually, nabili ko siya sa Sagada, sa boundary ng Bontok at Sagada. Doon sa Blue Mountain, Blue Soil Mountain, sa isang guide. Hindi ito sa pwesto. Hindi siya sa tindero ko nabili. Sa isang guide ko siya nabili. So... personal carry niya ito. Gamit na actually. May mga pingaw, may mga dents dito. At yung weaving niya, may lupa-lupa na. So, doon ko siya nabili. So, if it's made in Ifugao, very nice. Meron bang made in Sagada? Nagtatanong ako dati kung meron bang panday sa Sagada. Hindi, parang wala silang alam. Ito naman, bigay sa akin ng itinigyan nung sila ay nagpunta sa Kalinga. So I'm not sure kung ano yung difference ng gawa sa Kalinga o gawa sa Ifugao. Sa pag-identify po ng Banawe blades or Ifugao blades, first po, yung kasi ginagamit po ng mga Ifugao, ganito po siya nakaposition sa bandang kaliwa po
left side po siya. So, makikita mo kung gawang Ifugao, kung nakaharap po yung navel. Ito yung triangular shape po. Kasi yung sa Mountain Province, ang alam ko po, unless na may gumagawa ngayon dun na nakalikod yung, nakaharap yung navel, yung sa Mountain Province po kasi nakatago po yan, baliktad. Pag nakalagay po siya sa scabbard, nasa loob po yung navel. Which is, pag sa Ifugao, nakakitang-kita po siya. Unless na inipit po yung handle, na pag hindi po siya nihalong, pag inipit, medyo mahirapan kung gawang Ifugao or kung anong place po. So yun po ang isang pag-identify kung Ifugao blade po ba ito. Ito kasi, this one, ay bigay sa akin pero from Nueva Vizcaya naman. So we can consider this na nihalong kasi yung socket tang pa rin yung gamit niya. Pero yung navel niya nandito sa kabilang side. Tama, galing. Nandito sa kabilang side. So, if you are carrying this on your left side with this scabbard, yung open-faced scabbard, nasa loob yung navel, nasa kabilang side. Galing. Ngayon ko lang napansin yun. So, ito rin, katulad nito, kalinga. Ito naman kalinga. Pero tama siya, nasa loob yung navel side. Kasi ito kung nakalagay sa left side, facing inwards yung navel. Ah. Para sa iyo, ito talaga, gawang banawi ito. This one. Yes po. Opo. Mm-hmm. Kasi kung nasa kaliwa, nakalabas yung navel niya. So ngayon, ito bigay sa akin naman to ng isang kaibigan. Gawa naman to yata sa kalinga. Pero, probably po. Oo. Dun sa pagka-describe mo kanina, tama ka. Kung nasa kaliwa yung scabbard nito, nasa loob yung navel niya. Nasa loob. Nasa papasok. Opo. Facing towards dun sa your body. Hawak. Oo. Sa may body. So yun. Ang magiging question ko naman ngayon, ano-ano ba yung mga pangalan, different names nung mga Ifugao blades? Diba ka, iba-ibang shape yan eh. Diba, may patusok, merong bilog yung dulo, merong patulis, pero isa lang yung talim, parang ganito. Yan. Ano-ano yung mga tawag para sa inyo dito? Sa ngayon po, based po sa mga research ko din, kasi nagtatanong din po ako, meron po tayo yung pinahig. Mm-hmm. Yan. Yun mga common po ang yes po. Yung pinahig sa municipality po ng Kiangan, natanong ko po yan, ano po ba yung ibig sabihin ng pinahig po sa inyo? Yung sa Ifugao po, 11 municipalities po ito. Mm-hmm. So, nagtanong ako sa Kiangan regarding pinahig. Mm-hmm. Ang sabi po ng isang matanda na panday, pag sa kanila, 3 inches and below. Parang yun po yung kinoconsider nila na length. 3 inches and below, pinahig po siya. 3 inches pataas, pehlet naman po ang tawag nila. Pero pagdating naman po dito sa part ng Hingyon, Lagawe, Banawe, pag sinabi mong pinahig, single blade po siya. Single blade po siya na either nihalong po siya or inipit o kaya pointed or curvilinear po yung dulo, yung pinakita niyo po kanina na ganito yung dulo, nauntukan tawag po nila pag sa bandang Kiangan. Yung local term po nila, nauntukan. Mm-mm. Kasi ang ibig sabihin yun, parang nagturbada po siya. Mm-mm.
And then pinahig po 'yon na nauntukan ganun. Tapos yung pinahig ano para po? Sa ibang yung pinahig na term para sa ibang lugar ay regards to length. Pero para sa ibang lugar, Yes po. Ay regarding sa edge. Dun sa cutting yes, edge. Po. Single bladed. Yes po. Kumbaga, kasi pag yung mga matatanda na tinanungan ko, ano bang ibig sabihin ng pinahig? So yun, naka-research ako sa part ng kiangan and then part ng hingyon. Yung pinahig naman ng hingyon, pinahig means single blade. Regardless of length, regardless of the handle, yung inipit, saka nihalong. And then we have the, so ayun, pinahig, hinalong. Yung hinalong naman po, yun yung mga, yun po yung double-edged blade. Okay. Yung hinalong. Okay. So, pero karamihan ang alam sa hinalong double-edged lang po siya. Pero sa pagtatanong ko po, mayroong sinasabi na pinulyo na hinalong. So yung shape naman po ang nag-vary, yung shape dito sa dulo. Kasi yung common na hinalong, naka-engel po dito. Naka-engel po siya dito. Pero yung sinasabi naman po na pinulyo, wala pong engel dito. Round. Gradual po yung shape. Yes po. Yun ang tinatawag na pinulyo. And then, yun naman po yung, yun ang common na typical na mga blades dito sa Ifugao. Yung mga iba na parang request na ng mga nagpapagawa, galing na po ng ibang custom blades na po yung mga yun. Kumbaga, so we have the, hindi na siya traditional. Hindi na po siya traditional. Yes po. So, yun po ang pinahig, hinalong. Pero yung pinahig po kasi, pag yung sinasabi ko na different municipalities, katulad ng Banawi po, si Himmanggu, nasa Kambulo po siya. Kambulo is a barangay of Banawi. Ang term naman po nila doon, pag sinabi mong yung common na term namin is hanggap. Ang tawag naman po nila doon, yangig. Yangig, yes po. V. V-I-A-N-G-I-G. Yangig. Okay. Yangig. V-I-A-N-G-I-G. So, yun po. Pero pag titingnan mo po siya, pehlet po siya pag sa hingyon. Uh-oh. Hingyon and kiangan. So, doon po nagkakaiba yung term lang po, yung pangalan ng blade. Pero, ang tinutukoy niya, isang size po ng blade. Uh-oh. Isang style po, yes po. Pero ibig ko sabihin, ito bang pagkakaiba-iba ng mga pangalan ng mga blades na ito. Ibig sabihin ba, kakaiba talaga, iba talaga yung lingwahe nila from different na, ano ba to, mga ethnic groups ba to? Tribe. Mga tribe. Yes po, tribe. Sobrang kakaiba yung lingwahe nila from the other, kaya nagkaiba yung pangalan dun sa blade, o nagkaiba lang talaga yung tawag nila dun sa blade? Pag sa tradisyon naman po, halos same po. Pero yung pagtawag lang doon sa item or doon sa klase ng blade,
Pero isa po yung meaning. Different terms lang po siya. Pero yung language na ginagamit sa, kunyari, so pang-araw-araw, parehas lang. Nagvavary din po, sir. Yun sa bandang yung dulo ng Banawe. Ayangan, Ayangan tribes na po yun. Na totally different. Yung Ifugao, may Tuwali. Yung tribe, may Tuwali tribe. Okay. So, kanina, natanong ko, bro, kanina, kung meron ka bang naitatago dyan na medyo may older, medyo may edad na blades o mga antique ba o heirloom na anong meron ka ba dyan? Ito po, typical po na gawa ng Banawe Ifugao. Pag kung makikita mo po yung size ng scabbard saka yung size ng blade, halos hindi na po siya pantay yung was na po. Dahil sa kakahasa. Ito po, isang typical po na Ifugao blade, gawa po ng Banawe Ifugao. So, this was previously owned by an old man. Naka-display po sa bahay nila, hindi na po nagagamit. Pero functional pa naman po. Yung size ng blade, hindi na po pantay sa butas doon po sa scabbard. Bawas na po yung blade. Dahil sa sobrang hasa. Yes po. Utility blade po siya. Ginagamit siya sa bukit. Ginagamit sa kahoy. Sa mga occasions, mga festivities po. Yung mga Ifugao po, halos so maraming yung sa kultura po namin. Oo, laging pagkakatay ng baboy. Pag, oo. Opo. Yung mga yung kung minsan may mga nasi-share po, hindi po yan abuse test sa mga karne ng baboy, baka, kalabaw. Parang normal po talaga yun dito sa amin. Oo. So, karamihan po ng blade, talagang nagagamit po siya. Naka-attend ako dati ng yun ano po. Naka-attend ako ng kasal na Ifugao. Pero ano naman yon, sa Sagada yon. Naka-attend ako tapos ang dami nilang pinakain nila lahat, buong village. Halos lahat, pati turista. Pinakain nila lahat ng mga nandun. Basta narinig mo yung gang, yung pagtugtog. Ibig sabihin daw nun, sabi nung guide namin, ibig sabihin daw nun, invited ka dun sa kasiyahan na yon. Normal ba yon yung ganun na sa kultura? Yes po. Actually, normal na po yon dito sa amin. Yung ibang places po, example lang po is the engagement. Itatanan po yung magkasintahan. Dito po sa ibang part ng, dito po sa municipality ng Banawe, yun po yung tinatawag na muma, yung engagement po. Kung narinig po ng mga tao na itong si ganito, asawahin niya si Juan de la Cruz, pag narinig po nila, dadalaw po sila. Tapos ano rin sila, kumbaga tutulong din sila sa mga festivities. May dala rin, magdadala ba sila ng mga kakatayan na baboy, mga ganon? Yung mga immediate relatives, na, yung pagsakasal po, yung immediate relatives po ang tutulong pag sa mga baboy, financially, yung immediate relatives. Pero ang isang kaugalihan namin dito, example po sa kasal, kung nakikita nyo yung ibang provinces,
di ba, nagsasabit sila ng mga pera sa bride at sa groom. Dito naman po sa amin, may listahan. Doon po ililista yung mga donations po ng mga tao na umattend. So centralized po andun po. Then nagseserve, yung kultura namin dito, nagseserve sila ng native wine, yung rice wine. Tapoy. Pagkatapos mong magpalista, magbigay ka ng any amount naman po yun. And then bibigyan po kayo ng maiinom na rice wine. Kaya ako nabanggit yon kasi nabanggit mo na yung festivity, syempre, kumbaga, very gamit na gamit yung mga blades ng Ifugao. Yes po. Talagang gamit na gamit. Kumbaga, utilitarian. Pero meron din bang mga blades na talagang hindi ginagamit for utilitarian purpose? Kumbaga, ceremonial purpose lang siya gagamitin o talagang pang nakatago lang lagi? Meron bang gano'n na klase ng blade para sa mga Ifugao? Para sa Ifugao? Yung sa spear po. Hmm. Sa spear. Yung spear tsaka yung head axe. Kasi may mga nakita akong head axe. Kasi yung head axe naman sa tribal war yung nagagamit dati. Pero ngayon kasi wala na po dito. So, yung sa spear din, natanong ko minsan si Himmangu, yung panday po dito sa Ifugao. May mga corresponding kwan po yung mga spear. Ito, para sa mayaman yung spear na to. Yung gayang na sinasabi nila, yun, yung para sa mayaman yun. Yung katangian na sinasabi dito sa amin. Meron ding spear na para sa widow. Yung mga sample ko lang hindi wala dito. Baka next time siguro pwede kong may share. Ano ibig sabihin ng widow? Yung wala pong asawa. Widow. Ah, widow. Okay. Na balo. Widow. Opo. Yung balo po. May mga spear para po sa kanila eh. Ah, ganun. And then, meron din yung spear para sa hunter. Oo. Pero ibig sabihin, yung spear na yun para sa namatay yung asawa, binibigay sa kanya, parang ganun. Oy, namatay ang asawa mo, so ito, bibigyan ka namin ng spear na para sa widow. Ganun? Opo. Tsaka yung shape po niya, different shapes po. Hindi po pare-parehas yung shape ng spear. Galing. Tapos hindi siya pwedeng gamitin sa any other use. Talaga. Parang kumbaga status object lang 'yon. Hindi siya pwedeng gamitin as ano sa hayop ganyan. Yes po. Yes po. Kung susundin mo po yung talagang yung mga yung kaugalian namin dito. Pero sa ngayon, yung iba, nangongolekta for display purposes po. Oo, definitely. Pero meron pa rin gumagawa ng mga ganon ngayon, nung kumbaga nagpapanday ng mga ganon ngayon, ng mga shape na ganyan para sa widow, para sa mayaman, para sa baboy, ganyan. Meron pa rin gumagawa ng bago? Meron pa rin po. Actually, ang common is yung sa para sa mga maya, yung sa kadangyan, yung gayang. Gayang po ang term. So, ngayon, yung mga gustong magkaroon ng spear, common, yun na yung pinaka-common, yung readily available dito na mabibili mo. Anong shape nung gayang, yung pang parang patulis lang na ganun. Sang kumbaga simple lang siya. I-check ko lang sir, baka may meron ako dito.
Ito ay para sa hayop. Ito po yung ito po isang klase ng spear pero wala po yung yes po. Yung mga hunter ang gumagamit po dito. Pasensya po, wala yung gayang eh. Opo, pero kung i-describe mo yung gayang, ano yung itsura niya? Plain na patulis lang siyang ganun. Halos ganito po yung shape niya. So, may kwan siya dito. Tainga. Pero diretso po. Medyo pointed patulis po siya. Oo. Patulis na nagfe-flare sa baba. Medyo may ganun sa baba. Naka-flare siya and then may anong tawag doon? Parang taingan niya sa baba, dalawang kabilaan. Yun yung madalas pang may gumagawa ngayon kasi yun yung mabenta. Parang ganun, ano? Yes po. Okay, tsaka yung head axe. Yung head axe may gumagawa pa rin ngayon? Ayan. Yan. Ayun. Ito. Ito yung gayang. Oo. Ito. Oo. Tama. Pero kung tawag nito, ipapa-drawing sa'yo, yung para, kasi parang interested ako dun sa nabanggit mo na ano eh, para sa widow, para sa namatayan, ano itsura nun? Alam mo ba kung ano itsura nun? May video po tayo dun. Okay lang po ba? I-send ko na lang po sa'yo. Ah, sige. Oo, na-video ko si Himmanggo nun eh, yung sa pag-classify po niya dun sa mga spheres ng Isugawa. Ayun, maganda. Kumbaga, kinlasify niya yung iba't ibang klase ng spheres. Opo, yung isang sphere, sinabi yung pangalan and then ganito yung kung paano yung gamit nito. Saka kung sino lang ang pwedeng gumamit nito, ganun po. Ang galing. So yun. Okay. Guys, sa mga nanonood sa atin, kung may questions kayo dyan, pwede nyo nang itanong kay Mr. Siegfried. So yan. Ako, ang question ko, maraming bumibili pa rin na pang souvenir, ano? Ng mga blades, pang souvenir, pang pampasalubong, pambigay. Pero sa inyo, sa kumbaga sa kultura ninyo, gaano ka importante pa rin yung mga blades? Bukod sa syempre sa ginagamit sa pagkatay ng baboy, pagkatay ng baka. Meron bang kunyari ibibigay mo sa anak mo? Ganon. Kunyari pag tumanda siya, naging 12 years old na o nagbibinata na, bibigyan mo ba siya ng blades o ng itak, mga ganyan? Ngayon po kasi halos hindi na po napapansin yung value ng mga kwan eh. Kasi karamihan sa mga bata ngayon, mga gadgets po ang inaatupag nila. Pero sa ibang kwan naman po, to some other, yung sa mga barrios po na na-observe ko lang,
may value din po yan. Parang pagbinigay kasi sa'yo, ibig sabihin, nakabilang ka din na yung kung sino yung nagbigay sa iyo. Kumbaga, paano ma-explain yun? Tanggap ka in relationship. Oo. Ganun. Oo. Nice, nice. Eto, may question dito. Ano yung ginagamit daw sa dulo ng spear point? Metal din ba? Siguro ang tanong niya, nangyari ito. Yung sa dulo, or hindi, iba to, tungkod lang ito eh. Wala akong spear talaga. Ano ang ginagamit dun sa dulo ng spear? Kunyari, sa kabilang side yung matalas, di ba? Nasa taas yung matalas na part. Dun sa baba, ano yung ginagamit? Kahoy lang. Karamihan po doon ngayon, wait, yung ginagawa ngayon, GI sheet na. Ah, yung makapal-kapal na, po, binabalot po siya, purposely. Kung yung talagang gagamitin mo, purposely, kung para hindi naman mapulpod yung kahoy. Okay, nung nagpunta ako ng Banawe. Nagpunta ako ng Banawe, ito nabili ko tong tungkod eh. Tapos sa dulo nito, hindi kahoy, bakal na matulis. Natinanggal ko lang eh, nagkakalawang na eh. Sa dulo nito, bakal na matulis na parang shape ng dulos na parang nagbubungkal din ng lupa. Sabi nung pinagbilhan ko, kasi ginagamit daw to, kunyari, yung matanda, naglalakad, at the same time, nagtatanim siya. Lakad, tusok, tapos butas. Lagay yung... Parang ganun daw. So yun, nakwento ko lang. Ang alam ko sa mais po, pwede sa mais yan ginagamit. Kasi yung pagtatanim ng mais yan, sinushoot mo lang po siya sa butas. So, pwede po. Ayun. Ito may nabanggit. Kumusta naman daw ang mga panday dyan sa Ipugaw? Okay lang ba sila sa krisis na ito? Actually, okay pa naman po sila. Yung may access, yung may signal na lagi ko pong tinatawagan si Kuya Rogelio. Okay naman daw sila. Ayun, wala kanina. Oo. Okay naman sila. Sa mga patatawag ko po. Tinawagan ko po sila kanina, yung mga kilala ko na panday. Nakaipon-ipon na daw ng mga blades. Kaya after ng lockdown, after ng ECQ siguro, magsidatingan yung mga yun. Yun. Mga pambenta na mga ano. May isa pang tanong dito si Mr. Randy. Parte ba ng igurot na kultura ang pana? Pana, bow and arrow. So, hindi, sa tingin ko lang po, hindi po kasi wala po akong naabutan na pun eh. Wala po akong, saka yung mga old na, yung mga antique na mga gamit, wala po akong, yung spear talaga. Mm-hmm. Ang, yun na yung pinakapana nila, yung spear. Isa ko pang tanong, sa mga kababaihan, ay ano rin ba sila sa blades? Kasi kumbaga, sa lalaki, madalas kong makikita, syempre, nasa nakasukbit sa kaliwa, sa bewang, ganyan. May, pag naglalakad, like, may nakasukbit na ano. Ang kababaihang Ifugao ba ay ano rin, na nakasukbit din ang
ang tawag nito, mga blades. Actually, bihira po yung mga babae. Hello? Bihira po yung mga babae na nagdadala ng blade. Yung ang nakikita ko yung mga nagnganganga na mga babae yun, may mga maliliit na blade, tiwong tawag, lalo na sa mga matatanda. Na anong tawag? Yung mga wala ng uttiwong. Uttiwong. Yung sa maliliit, yung knife. Oo. Maliliit na knives. Oo. Yung lalo yung sa yung ginagamit ng mga nagnganganga. Oo. Mga matatanda. And then meron silang ginagamit din na yung mga wala ng ngipin. Oo. Yung tawag namin doon bo-bo, B-O, B-O. Oo. Yun ang gagamitin nila pang durog sa betel nut bago nilang uyain. Pero ano rin yun? Sharp knife din yun? Sharp, sharp flat, parang chisel po. Mm. Parang chisel yung shape niya and then pati yung talim niya. Mm-mm. Nice, nice. Sa pag-harvest time naman, yung mga babae, meron silang gamit yun sa pag-harvest po ng mga palay. Mm-mm. Ang tawag po doon, gamulang. Gamulang? Gamulang. G-A-M-U-L-A-N-G. Pambabae po talaga yung nagamit for harvesting palay. Pero yung mga lalaki din, pag natuto sila, pwede may gumagamit ngayon eh. Yun yung parang yung iniipit sa... Iniipit? Tapos tama. Tama? Yes po. May nakalabas. Yung bakal? Opo, opo. Tama po. Yun pala yung tawag. Gamul lang po tawag namin dito sa Ifugao. Yun, ganda. Kasi nakikita ko yun sa mga antique shops. Mga, yung iba may ukit na mga bulol. Tapos yun, may blades. Tapos nakaganon. Pero ang paghawak sa kanya, nasa labas ba yung blade no nakalabas no, so paghawi ng palay na ganon sabay hiwa. Yes po. Exactly po. Ang galing. Marami tayong natututunan sa iyo, bro. Maraming salamat sa iyo. Ano pa ba? Recently ko pala na ano nakita sa online article yung pudong. Opo, opo. Ayun. Sa inyo ngayon, pinapractice ngayon yung pudong sa inyo? Opo. Meron pa rin. Pero ang talagang sign, yung pudong sign na yun, ilalagay nila para walang kukuha. Mm. Pero noon talaga, pag nilagay yan, at meron yung mga malalakas ang kwan eh. Yung malakas ang spirit. Pag nilagay niya yon at talagang example lang po sa mga prutas. O kaya, pag nilagyan niya ng pudong yung prutas at kumuha ka, sigurado may mararamdaman ka pag sasakit yung kamay mo or sasakit yung part ng katawan mo. And then, bago maalis yung sakit, pupunta ka sa kung sino man yung naglagay ng pudong. Mm-mm. Parang may sasabihin lang siya or hihihipan ka niya. And then, matatanggal yung... So, ibig sabihin, hindi pudong lang siya physical, ano, hindi lang siya physical na warning. Kumbaga, meron din siyang spiritual or ano na kaakibat doon sa pudong na yun. Hindi lang siya warning sign na huwag kang tatawid dito or huwag mong kukuhanin, parang ganoon. Galing.
Yes po. Okay. Tungkol ulit sa blades. Ikaw, bro, ay gaano na kayo katagal nagbebenta ng mga blades dyan sa Wow Banawe souvenir? Actually po, mga 2016 pa po siguro yung store. Ah, 2016 lang. Recently lang. Recently lang po. Pero sa blades kasi yung mga previously pa mga 12 or 14 siguro. 2012. Mga paisa-isa lang. And then parang bumuo na ng isang store noong 2016. Nung opo, na nakagawa ako ng page. Hindi ko naman kwan. Hindi, parang hindi naman siya purposely for kwan. Pero nung may yung na-create ko na yung Wow Banawe souvenir, may mga nagtatanong na po ng Ifugao Blades. Doon na po siya nag-umpisa. Tapos nakilala, doon mo na din nakilala yung mga nagpapanday. Yung matagal mo na rin silang kakilala. Ayan, ito may tanong si Sir Randy. Although nabanggit mo na kanina pero pwede ba nating elaborate? Ano ba yung pinagkaiba ng sinalong sa nihalong? Actually, yung sinalong, yung ibang term, mountain, I'm not sure po kung yung term na sinalong. Kasi sa amin dito sa Ifugao, H po siya, hinalong. Pag sinabi mong hinalong, yung blade mismo na double blade, yun po ang hinalong. And then yung nihalong naman, the way they make the handle po, kung paano nila, yung paraan na ginawa yung handle, na naging hello po. Nililista ko eh. So yun, nihalong handle construction pala. Tapos bukod yung construction, the way they Oo. Nihalong is different from yung tinatawag mo kanina na inipit. Yung inipit naman is yung may dalawang kahoy sa magkabila. No, yun na rin yun. Marami rin ako nakita ng mga inipit eh. Karamihan dito sa amin kahoy tsaka mayroon ding gumagawa ng yung PVC, yung kulay itim. Oo. Ano pala, nabanggit mo kanina sa live mo, dun sa Wow Banawe page, yung tungkol sa weaving, kasi natanong ni Randy yung tungkol sa weaving niya eh. Ano nga, pakisabi nga ulit bro, kung ano yung tawag dun sa mga iba-ibang klase ng weaving na ginagamit para sa... Sa handle lang ba yon o talagang general design? General design po yun. Kasi ako, yung iba din, kahit yung manubela ng sasakyan, pinapalagyan ng rattan wrap. Oo. So tatanggalin yung manubela, dadalhin dun sa gagawa, then ibalik ulit. Tapos yung iba din, yung mga napansin ko po dito sa Banawe, yung mga mountain climbers, mga papers, bootstrap, pag yung mga may mga dala-dala sila, kahit yung mga baso, din yung mga gamit nila, pinapalagyan nila ng kahit 1 inch lang na rattan. Pero so, naman, yun po ang kumusta naman yung ang tawag, binabanggit ko. Marami yung pattern. Marami pa rin ang gumagawa.
nung weaving, nung rattan weaving. Kumbaga hindi siya parang nawawala. Kumbaga marami actually, nawawala na ngayon. Pero may isang grupo po ngayon. Grupo ng mga PWD. Yung president po nila is Bladesmith. So marami po siyang maraming natutulungan kasi tinuturo niya kung paano magpanday and marunong din siya sa rattan work. Tinuturuan din niya yung mga kasama niyang PWD. So ayun, medyo may mass production sila ngayon eh. From magpapanday, pati scabbard ginagawa din nila. So at least hindi po tuloy-tuloy pa rin po yung paggawa ng oh, at least merong gumagawa at pinagkakakitaan, kumbaga may incentive para gawin yun. Hindi lang siya, syempre number one is to preserve the culture, di ba, parang ganun, pero incentive. Yes. Na yes, incentive na merong commercial value yung ginagawa. Maganda rin 'yon. Anong pang alam mo yung ba kung tanong ni ano po? Sige, go ahead. Yung tanong kanina, so yung balik tayo doon sa pattern, ginunhod pattern. Mm-hmm. Yung actually yung si Himmanggu lang po ang gumagawa ng ganun. Yung iba tinilon. And then yung ordinary na dito sa Ifugao, ang tawag dito, ang nag-research ako eh, tuknol ang general term doon sa paghabi ng rattan. May nagsasabing tuknol sa part ng Kiangan at Lagawe. Then pagdating sa Hingyon, tuknol naman, nawala yung K. Pagdating sa Banawe, pihiw. Ano? Sa Banawe, tikiw? Pihiw. 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 P-I-H-H-I-W. Pihiw. So iba't ibang klase ng weaving ito. Pinaka yes, pinaka po. Complicated ba yung ginunhod? Pinaka mahirap. Yun, yes, yun po ang pinaka mahirap. At kung hindi naman sa comparison, pero napansin ko lang halos lahat ng mga gawa ni Himmanggu. Napakapino po yung kanya. Maninipis yung ginagamit niya na rattan. Opo. Talagang pinagtatagaan po niya na gagawin na ng maliliit na sizes. Compared po siya sa yung compared siya sa readily available na nabibili sa market. Oo. Halos times 2 times 3 po yung size. Oo. Ng rattan. Ibig sabihin mas maliit yung mga hibla, mas mahirap gawin 'yun. Tsaka mas matagal. Mas matagal po. So, si Himmanggu, nabanggit mo, siya rin mismo ang bladesmith. Siya yung gumagawa nung mismong bakal. Tapos siya rin ang gumagawa ng rattan wrap, tsaka ng scabbard. Siya rin gumagawa. Yes po. Wow. Baga from start. Pero, siya kasi ang bladesmith dito. Talagang
naniniwala sa mga yung mga belief ng mga ibaw. Yung iba kasi gagawa sila ng blade, yung isang araw baka makagawa sila ng apat, dalawa or tatlo, pero si Himbanggo baka buwan niya ma yung traditional forging na gagawin niya, baka yung isang buwan niya mabubuo yung isa, kasi yung pamahiin niya eh. Kung minsan natanong ko siya, may mga araw na hindi siya pwedeng gumawa ng rattan, hindi siya pwedeng mag-temper, so kino-consider niya. By the way, marunong din siya sa baki kasi, kaya alam niya yung mga pamahiin namin. Kung minsan nabanggit niya minsan pag yung pag half moon, yung buwan, hindi siya, may bawal sa kanya eh, hindi siya pwedeng mag-temper doon. Tapos, bukod kay Himbanggo, marami pa bang panday na may ganong paniniwala? Yung kumbaga, sa mga belief ng Ifugao, o siya na lang yung natitirang ganon? Hello? Ayan, hello, nawala. Hello, hello. Ayan. Bukod kay Himbanggo, meron pa bang iba na naniniwala sa mga ganun na belief ng mga panday? O meron bang, kumbaga, alam mo na meron pang gumagawa pero hindi mo lang sila kilala? May mga gumagawa din, pero sa ngayon, parang hindi na nila masyadong binibigyan ng pansin yung masama na pamahiin. So more on positive thinking na po sila. Parang gagawin ko to, pero yung isip ko, walang bad omen na mangyayari. So dinidisregard na po nila yung mga ganun na pamahiin. Kumbaga, si Himbanggo, bad or good omen, sinusundan niya. Si yung iba, yung mga good lang yung sinusundan. Si Himbanggo, hindi niya talaga gagawin yung alam niya na may bad luck. Kaya pag naglabas ng mga blade si Himbanggo ay ano talaga, kumbaga one of a kind. Kakaiba yung mga gawa niya, na kapag siya yung may gawa, talagang iba yung handle, iba yung scabbard, iba yung blade. May tatak na kakaiba, tapos meron pa siya mga ano, pamahiin. Question, kasi katulad ni Wang Ud, 'di ba, sa Kalinga. Yes po. Si Wang Ud ay kinikilala bilang huling, isa sa mga huling mambabatok yung nagtatato. Sa pagpapanday ba, merong kinikilala na pinaka the best o pinaka pinaka mahusay? Kumbaga generally sa inyo, sa Ifugao o sa mga Igorot o sa Banawe, ganyan. Meron bang generally regarded as siya ang pinakamahusay? Si Himbanggo na ba yun o meron bang iba? Sa tingin ko lang, kasi may mga sinasabi pero hindi ko pa sila nami-meet. Pero sa lahat po ng mga nakita ko ang mga gawa nila, to be fair, sa halos lahat ng mga panday dito, si Himbanggo lang po ang nakikita ko talaga na pinaka magaling. Although yung mga ibang, may mga kabataan ngayon na
Pwede naman nilang gawin yung ginagawa ni Himang. Pero ang nakita ko, yung anak niya, pwede. Kasi yung iba kasi, pag pinakita mo yung fuller na ginagawa ni Himang, parang ay, mahirap yan. Matagal yan, matapos. Yun na yung first impression nila eh. Tinatamad na. Oo. Dahil sa hirap ng... Pero yung second child na, yung si Conrad, yun medyo... 3 years na yata siyang nagpapanday. So, pwede, ginagawa naman niya yung mga ginagawa ni father niya, tatay. Although understandable naman kasi kumbaga kung saan yung mas economically, saan mas kikita tayo, dun tayo pupunta, di ba? Kumbaga kung saan kung mas malaki yung kita. Kaya maganda na suportahan yung mga nagpapanday para at least yung pagod nila hindi nasasayang yung mga ganon. Okay, kung may question pa tayo kay Mr. Siegfried, tanong tayo. Ito may question si Elmer Garcia. Sir HM po yung knife. HM daw tayo. Anong knife po? Sa Wahubanawi na lang po tayo magpapa. Sa Wahubanawi na lang magtanong ng mga tanungang HM, mga tanungang how much. Saka syempre, papakita nyo rin yung knife na kung ano yung tinatanong ninyo. Okay. Ito, pwede pa explain kung ano ibig sabihin ng mumbuhar. Yan. Pwede pa explain anong ibig sabihin ng mumbuhar sa pagkakaintindi ko kasi isang term ng pagrespeto ang salita ito. Tama ba? Tama po. So kahapon may nag-message din sa akin. Ano daw ibig sabihin ng mumbuhar kasi yung sa ibang blade, yung ibang page, nakita nila yung mumbuhar na term. So ayun, sinagot ko. Yung mumbuhar, tawag ang term na yan galing sa part ng Banawe, which is pagpupunta ka ng ibang municipality, ang term nila mumbuhal, magiging L yung R. Ang ibig sabihin yan, parang magaling siya na panday. Ibang municipalities, munudi. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Panday. Oo, pero specifically, para sa panday yon sa gumagawa ng mga blades. Yes po, opo. Ah, okay. Tapos, paano mo siya ma-achieve yung tawagin kang mumbuhar? Tapos, kapag na-achieve mo yung ba status. Oo. Pag na-achieve mo ba yon ay dapat ka natawagin lagi ng kumbaga ng mga ano ng mga ibang artisan as mumbuhar. Opo, halos lahat naman po pag nakagawa na ng bolo or itap, they are considered mumbuhar. Yung ibang term kasi yung term naman sa ibang municipalities, munudi. Pero may narinig ako na yung dati kasi may history yon yung bladesmith ng Ifugao. Pero dun lumabas yung si Mumbuhar na nakagawa siya ng ball itak galing sa ibang materials na parang niluto. So nagiging na-discover niya na pwede palang magiging isang itak, ang isang bakal na bagay. Kumbaga ano siya? Mythological. Kumbaga mula sa isang kwento. Yes po. Ah, okay.
Actually, may kwan ako dyan, may research ako dyan. Parang magtatanong pa ako sa ibang matatanda para may comparison. Kasi yung iba kasi kahit hindi nila alam, oo, ganito yan, ganito yun. Tapos, hello? Yes, yes. O baga, pasa-pasa na naman yun. Gusto ko lang, kasi pasa-pasa by generation to generation. So, ang gusto ko lang, may sure ko lang kung ano ba talaga ang kwento nito. Kung ano, and then, ayun, pwede naman po nating may share. Oo. Opo, opo. Pero kumbaga sa in modern usage, sa paggamit ngayon, yung mumbuhay. Si yung mga kilala ko na panday na marunong sa mga ganun, na mga beliefs. Isa si Himbanggo, saka yung si Kuya Edgar, si Udihan Timang. May knowledge din siya regarding doon sa history ng pagpapanday sa Ifugao. And then si Samuel, and then si Mayor. Ayun. Okay, last question ko na to, tapos kung sino pa yung ibang may tanong, pwede pa kayong mag-comment diyan sa baba. Last question ko, ito bang nabanggit mo yung mga pangalan ng mga panday, bro? Sila ba ay gumagawa rin ng mga blades nila para sa ibang store, o sa Wow Banawe lang mabibili yung mga gawa nila? Para po sa kaalaman ng lahat, open naman po sila. Katulad ko sa Wow Banawe Souvenirs, kumukuha po ako sa ibang mga panday, pero ang parang iyo si Samuel lang talaga, saka si Himbanggo, parang yung full-time na po sila, na kung may natatapos sila, bibigay sa akin. Yung iba namang panday, pwede akong kumuha sa kanila. Yung mga ibang pwede kong mabanggit, si Hanyan Blade, kumukuha din siya sa ibang natin, mga panday natin. Yung mga ibang panday ng Ifugao, open naman sila. Hindi naman po pinipili kung kanino ibibigay. So kung may available po sila. Meron ding bago ngayon si Kuya, yung nasa Quirino Province, yung si Balang Tokindipan. Yun. Gumagawa din ngayon ng mga atin. Okay. Ayun, para sa ating Pinoy Blade Chat episode. Ayan, may tanong. Okay, may tanong dito. Ano daw ang main purpose ng double blade na itak na nakadisplay sa likod nyo? Main purpose. Para saan ba yung dalawang edge na tawag ito? Ng hinalong. Purposely po, as utility talaga po, utility blade po siya talaga. Pero kung sa kahoy kasi, parang hindi inappropriate po kasi nagagamitin mo yung hinalong sa kahoy. Kasi yung iba, pati po sa ang lagi pong comment or parang feedback ng mga katulad po ng ibang yung nagkakatay ng baboy. Parang unsafe daw sa kanila na gagamitin yung hinalong kasi double blade. Okay. Kaya baka daw matamaan sila. Mm-hmm. Pero si Himbanggo naman, halos lahat po ng nanggawa niya. Tetestingin niya muna eh. Mm-mm. So, karamihan sa mga gawa niya, tinetesting niya sa pagkatay ng
pag may mga occasions, mga festivities, doon niya ipapakita niya na oh, yung quality ng gawa niya maganda. Bago niya, kung minsan pa nga, pag nakita nila na ginagamit niya, ayun, tatanungin na kung magkano. Yung mas ginagamit, yun yung mas gustong bilhin. Kesa yung brand new lang. Okay. Sa akin naman, sa ayon sa mga... So yung main... Sige, go ahead. Yung para hindi naman po siya naka Hello? Nawala. Baka po yung tanong nila eh purposely o sa isang bagay, hindi naman po. Pwede rin po siyang utility blade. Doon sa mga nababasa ko, yung ang purpose daw ng dalawang edge eh para kapag ka nadal, kapag ka pumurol na yung kabilang edge sa paggamit, yung kabilang edge naman madaling gamitin yung kabilang edge. Kumbaga hindi ka lang magdedepende dun sa isang edge. Parang katulad ng sa dalawang double head na axe sa pagputol ng kahoy, yung isang axe ay pang yung isang edge ay mas makapal kaysa dun sa kabila. Kumbaga yung isa ay pang tawag nito, pang tilad ng mas malalaking pieces, tapos yung kabila mas pang tilad naman ng mas maninipis o mas maliliit na piraso. Yun yung nakita ko sa ibang mga forums. So yun, ito yung next question natin. Meron din ba kayo dyan nakukuha na antique blades? Kumbaga sa pag-iikot mo ba dyan sa Banawe, meron ka bang meron pa ba dyan nagtitinda ng mga antique? Meron naman po. Pag sinabi kasing antique ang 100 years and above. Bihira na po. Halos may nakita ako kay Himmanggu, pero not for sale. Laki, pinapakita lang. Tsaka kasi mahirap sa, kumbaga mahirap magtagal yung mga blades ninyo dyan. Kasi talagang ginagamit eh, no? Talagang for utility purpose, ganyan. Maubos at maubos yung bakal. Tsaka kakalawangin, mag-disintegrate ng pang matagal. Okay. Next, ang next question will be ito last. Anong maganda o bagay dyan kadalasang binibili ng mga martial artist o arnisador? Ano yung best seller nyo daw dyan sa Banawe? Yung best seller po namin is karambit. Pero hindi po siya traditional eh. Hindi naman, wala namang karambit ang ito. So yun, karambit. Ayun, ayun. May karambit, throwing knives. And then throwing knives niya nag-shift siya ng hinalong. Ito din may nagpagawa isang aranisado. Pabilaan po yung blade. Pero ano na yan? Pasadya na yan sa inyo. Yes po. Opo. Ang galing. Ganda, ganda. Pero kung may... Pero ngayon... Yung karamihan po. Available yung ganyang klase. Available yung ganyang klase sa inyo ngayon. O kung sino lang magpagawa. Tatlo na lang yata yung available. Pero kung may mga orders po naman, ma-accommodate pa naman po na. Lalo na ngayon, quarantine. Kumusta yung ano nyo, quarantine ngayon? Nakakapagpadala ba ng mga blades? Wala. Hindi. Wala po dito sa Ifugao. Halos yung pharmacy lang, saka grocery stores lang talaga ang nakabukas.
Pero yung mga LBC, wala. Negative. Hindi wala sila... po. LBC, JRS. Oo. Sarado po. To question, pwede bang magbigay ng design at gagawin ng panday? Pwede naman po. Ang gumagawa ng ganun, si karamihan, si Samuel. Binibigay ko kay Samuel yung mga ganun. Mga custom. Custom. Custom blades. Pati scabbard, personalized. Oo, yung mga pinakita mo sa akin, yung pinakita mo sa live mo kanina ng mga taga Baguio, yung mga MMA fighters, mga clubs nila, di ba? Yung mga nakaukit na design sa scabbard, yes, na si Samuel yung gumawa nun. Ganda. Yung blade po, gawa po ni Samuel. Yung scabbard, gawa po ni Kuya Moses. Magaling, maganda. Ayun. So, kung meron pa tayong tanong dyan, sa akin, okay. Yun na lang. para dito sa ating live Pinoy Blade Chat, yun na lang po muna. Inabot din tayo ng mahigit isang oras. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa atin, Mr. Siegfried Dogwe. Okay? Welcome. Pwede ka na po magpaalam sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa pagtatangkilik sa mga traditional efforts na hindi lang Ifugao Blades, gawang Pinoy. Thank you po. Maraming salamat.